Hello mga ka-super moms and dads. Today I will share with you how I create my children's labels and name tags. So, itong gagawin natin sa Canva tayo pupunta. Siyempre, download nyo muna yung Canva. Libre naman yan. So, pupunta kayo doon sa tags. Yan. Click nyo yung tags. Tapos, pipili kayo dyan ng mga designs. Maraming designs dyan. So, pwede kayong mag-customize niyan, pwede kayong mag-click, pero wag niyo i-click yung may bayad, yung may crown sa gilid, sa baba, lower right. So, pili kayo dyan, pwede kayong mag-customize, pwede kayong gumawa ng sarili nyo, click nyo lang yung blank. But, ako kahapon, yan, wag yan, kasi yan yung may bayad. Kumawa ako kahapon, nag-ano ko dun sa boy na anak ko, yung outer space naman. So, since girl yung akin, ngayon gagawan ko siya. Try natin ito kay Christy. Ayan. Tama ba ako? Christy ba yung nakalagay? Okay, loading. Yan. Edit mo yung pangalan. Click mo lang yung Christy na pangalan. Tapos, edit mo. Yan. Nakalagay sa baba yung edit. So, mag-type ka na ng pangalan ng anak mo. Kung anong pangalan ng anak mo, ilagay mo dyan. And then, yan. Yung nasa itaas, pwede mong tanggalin yan. Drag mo lang. Tapos, i-click mo yung delete na sign. Tapos, pwede mo rin lagyan ng surname niya yan. So, napag-isip-isip ko, pwede palang lagyan ng surname. Pwede mo ilagay sa ilalim yung surname. Ayan. Then, yung sa paligid niyan, pwede mong i-edit yung kulay or yung designs. Pwede naman. Medyo, maano nga, matrabaho. Pero, okay lang naman yan. And then, after nyan, pwede mo lang yung arrow sa taas, click mo yon, i-download mo, ibig sabihin nun. So, habang preparing for saving, huwag mo ika-cancel. It won't save, syempre. Naka-save yan sa gallery mo. Pwede mo i-send yan sa FB or whatever, pero mas maganda kung i-save yan sa gallery. So, yan, naka-save yan sa gallery. Punta tayo sa gallery. Nakita nyo naman, tingnan nyo ang gallery ko. Ilang thousand na pictures, naka-saves videos, hindi ko ma-let go. So, click na natin yan. Tapos, send mo, share, send mo doon sa social media mo, sa messenger. Yun ang ginagawa ko kasi. So, nung sinend ko na sa messenger ko, click mo, go. Yan. So, pagka-click mo dyan, hanapin mo lang yung sa messenger mo. Huwag mo ilagay sa story mo. At pwede mo na yung ma-download afterwards. Pwede mo ito i-download sa laptop mo, tapos ilagay mo sa Word, and then pwede mo na yung i-print. Okay, next time ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yon, but for now, ito muna. Bye!